Sa Navotas, mabagal ang paglipas ng oras para sa 74 anyos na si Tatay Jener Navarro. 25 taon siyang nagtrabaho bilang pintor. Nung nag-umpisa ako nung una, kukunti lang, dumami ng dumami. Siyempre, maganda ang kitaan eh. Maraming naging pintor. Di ba nung araw, ang production, Sampaguita, LBN, at saka Premier, tatatlo lang halos na una. Nung magtagal na, dumami na production. Kaya dumami na nagtatrabaho. 3 piso ang seldo. Malaki na yon. Oo, nung araw pa masahigis lang eh. Ang kita sa pagpipinta ang nag-ahon kay Tatay Jener mula kahirapan. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit 14 anyos pa lamang noon, naging apprentice siya sa kumpanya ng mga sagnit. Nung bata kasi ako, yung drawing ko napupunta sa blackboard ng maestra. Dine-display ng maestra, o gagayahin nyo Anya Senior Rosso. Tanyo, maayos na drawing nung grade 1 ako noon. Kaya napansin ko, meron akong talento. Yung kapitbahay ko dito, nagsama sa akin sa advertising. Kaya lang, yung advertising sinabahan ko, billboard. Ang ginagawa, mga truck, mga object-object, bihira tao. Kasi hindi sa artista yon. Mga billboard doon ako unang nag-practice, hindi ako natuto roon. Agad na nalipat nga ako dyan sa sine. Kaya ako nag-apprentice, hindi ko kayang magbayad sa school ng tuition. Si ang paborito ko naman sa artista nung bandang uli, si Dolphy, kasi makwal siya, kwela. Yun. Maski i-drawing mo si Dolphy kasi madali siyang i-drawing yung mukha niya sa lahat ng artista. Ngayon sa lahat ng artista namang mahirap i-drawing, si Vilma Santos, si Joseph, Fernando po, Eddie Rodriguez, yan hirap na hirap ako dyan. Dyan sa apat na yan, lalo si Vilma. Yung mata ni Vilma hindi ko makuha-kuha. Kaya pagka yun ang gagawin, hindi ako mapasok. Kasi nahihirapan ako. Kaya ko kaya lang, ang tagal. Hindi ko makuha talaga yung mga mukha na yun. Hindi naman ako umalis eh. Yung trabaho nawawala. Hanggang sa tuluyang nawala, gawa nga nung nauso yung tarpaulin. Yung iba kong kasamahan, mga iba nagdesperado. Inom ng inom, hanggang sa namatay. Mga, kasi nga wala nang pagkakitaan. Siyempre, malungkot ka rin kasi mahabang panahon mong minahal yung trabaho mo eh. Nalulungkot ka kasi wala ka nang gagawin. Gusto mo man, wala. Kaya, dito sa bahay, pag wala akong magawa, pinta ko ng pinta, drawing ako ng drawing.